Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga kapatid, mga kakwento. Batid natin na walang tao sa ibabaw ng mundong ito na walang pagkakamali, sa harap ng Panginoon tayong lahat ay makasalanan. Ngunit, lahat ba ng kasalanan ay humantong sa kamatayan ng Espiritu? Ano ang pinakamalaking kasalanan na tinatawag na mortal, at paano ba natin maiiwasan ito? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang pagkakaiba sa kasalanan ni Judas Iscariote ang apostol na nagtridor sa Panginoon. At ni Dimas na isang kriminal na kasama ni Jesus na pinapako sa krus. At kung ano-ano ang kanilang pamamaraan upang pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Ang kasalanan sa Diyos ay ang paglabag sa kanyang banal na kalooban at mga utos. Ito ay isang paghihiwalay sa kanyang pag-ibig at biyaya. Ang paglabag sa kanyang plano para sa ating buhay ay nangangahulugan ng isang banta para sa ating mabuting sa relasyon sa kanya. Ang kasalanan ay nagdudulot ng mga negatibong kahihinatnan sa ating buhay, tulad ng pagdurusa. Ito ay nagdudulot ng sakit, paghihirap, kawalan ng kapayapaan at kamatayan. Ayon sa Biblia, ang kasalanan ay hindi magkatulad, ang kasalanan ay may iba't ibang klase at epekto. Ayong sa unang sulat ni Apostol Juan Kapitulo 5 Versikulo 16 hanggang 17, ito ang sinasabi. Kung makita ninyo man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang hindi haantong sa kamatayan, ipanalangin niya ang kapatid na iyon sa Diyos. At ang Diyos ay magbibigay sa tao na iyon ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi humahantong sa kamatayan. May kasalanan na haantong sa kamatayan, at hindi ko sinasabing ipagdasal ninyo ang sinumang gumagawa nito. Sa talatang ito ay inihayag ng Diyos na may mga kasalanan na maliliit lamang at may malalaki ng haantong sa kamatayan. Ito ay nakakabahala na babala para sa tao na nagkasala na ayon sa Biblia ay malaki at walang kapatawaran. Kung natatandaan natin si Judas Iscariote, ang kanyang nagawang kasalanan ay masasabing isa sa pinakamalaking pagkakamali. Dahil sa 3 taon na pagsasama niya sa Panginoong Jesus ay dapat alam na ni Judas ang mga lagda tungkol sa kasalanan. Ngunit bakit nagawa pa rin niyang ipagkaluno ang Panginoon? At dahil sa alam na niya ngunit ginawa pa rin, siya ay nagkasala ng kasalanang mortal na mahirap patawarin. Ang ibig sabihin, ang pagkakamali na paulit-ulit na ginawa kahit na ito ay paulit-ulit na ring pinatawad ay matatawag na isang kasalanan na mortal. At ang parusa nito ay ang pagdurusa dahil sa walang humpay na puot ng Panginoon sa pamamagitan ng apoy. Pangalawa, ano po ba ang kasalanan na hindi maaring mapatawad? Alam natin na ang Diyos ay nagpatawad sa lahat na humihingi ng tawad sa Kanya. Ngunit wala pa rin tayong oras para humingi at nagmamatigas pa rin tayong lumapit sa Kanyang mga pari upang sabihin ang ating mga pagkakamali. Kaya paano mapatawad ang ating mga kasalanan kung hindi rin tayo mangungumpisal? Alam na ng Diyos ang ating mga kasalanan kahit hindi natin ito sasabihin. Subalit ang kagustuhan niya na dapat tayo mismo ang umamin sa ating mga nagawang pagkakamali. Dahil sa hindi natin pagsasabi sa ating pagkakamali, ay hindi rin natin maasahan na tayo ay patawarin ng Diyos. Kung natatandaan natin si Dimas, ang isang tao na kriminal na nasa tabi ni Jesus sa krus. Kahit wala tayong mababasa na siya ay nagsisisi. Ngunit sa harap ni Jesus ay inangkin niya na ang parusa na ipinatong sa kanya ay karapat-dapat sa kanyang nagawang kasalanan. Ang ginawa niya ay kinausap niya ang Panginoon sa kanyang tabi, na kung maari isasama siya sa kanyang paraiso. At hindi nagdalawang isip ang Panginoong tanggapin siya dahil hindi niya tinatago o ikinahihiya ang kanyang pagkakamali. Kaya mas mainam na kausapin natin ang ating Panginoon tungkol sa ating mga kasalanan. At sa ganun tutulungan niya tayong magkakaroon ng lakas loob at walang pag-alinlangan at hindi mahihiya na humarap sa isang kumpisalan. Sana po may napulot tayo na kahit kunting aral sa video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood, hanggang sa susunod. Amen.